Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to for another general love reading. So, ang gagawin ko ngayon is one of the choices sa personal reading ko, your presence reading. So, if you want to book a personal reading with me, just message me on my Facebook page, Dark Angels Intuitions, of course, official page. And I'm going to put the link in my description box if hindi ko makalimutan. Okay, so just go there, message me, and I personally will going to send you the information. Okay, so let's start. Okay, hindi to para sa lahat. Takes what resonates and leave the rest. And put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Pwede itong vice versa. This is a timeless reading, so kung kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this is your message. Okay, so welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, if you think you like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. So let's start. What is your situation right now? Your situation with your person, kung sino man yung nasa isipan nyo ngayon. This is a love reading, guys. Healing heart. Healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. So, what's this? Okay. Healing heart. So, tignan natin ano yung gusto niyan sabihin sa'yo. Anong gustong sabihin sa'yo ng person mo? So, okay, I take it. It's time for me to heal now. I want to tell you how I feel. I can't stop thinking about you. I don't react when people mention you. So, parang iniiwasan niya ng maalala ka, iniiwasan ka na niya, and kasi gusto niya na din mag-healom from your separation. So, ito yung person mo. Okay? So, pwedeng ikaw to, pwedeng yung person mo to. So, pwedeng kung sakaling naka-resonate ka dito, then this is you. If you are a man, so, just, pwede tong babae, pwede tong lalaki. Okay? So, can't stop thinking about you. So, your person can't stop thinking about you. So, don't react. Your person don't react when people mention you. Siguro sa mga friends nyo, sa mga common friends nyo, siguro pag na-mention ka, then parang umiiwas na lang siya or hindi na lang siya nag-react, parang baliwala lang sa kanya kasi nagtatry na nga siyang kalimutan ka. Kasi parang kailangan niya na talagang maghilom na din sa ngayon. So, pero honestly, gusto niya talaga na of course, i-open up sa'yo yung nararamdaman niya ngayon. So, let's see. And your situation right now is heartbreak. So, parang separation. Separated na kayo. Okay. Let's see. What happened? What happened sa relationship na meron kayo? What happened? Somebody wanted to move forward and never look back. Sorry. Feeling ko dito sa inyo is like wanted to move forward na and never look back from the relationship. Parang feeling ko dito blurred na kasi yung situation. Parang malabo na. Parang gusto na lang siguro isa sa inyo dito na mag-move on. So, might be feeling ko both of you, both side ang gustong maka-move on dito.
Kasi hindi na kasi inosente sa mga nangyayari dito. Alam na yung mga nangyayari. Okay? So, parang may iba kasi, parang may other option na na-involve dito and nalaman, nagkaroon na ng clarity. So, parang ang mahirap ng ibalik sa dati, mahirap ng tanggapin, something like that. Ito yung nangyayari sa inyo. But, feeling ko, your person do love you. Very much attracted on you. And I can see here na itong relationship ninyo is hindi lang to basta laro. Kaya nga sabi niya dito, it's time for me to heal now kasi nasaktan din siya sa separation na meron kayong dalawa. So feeling ko dito, nalaman mo siguro na meron siyang somebody, might be wife. Kaya na-confuse ka dito, na-confuse ka sa mga nangyari na, my God, I am just an option here. Tapos nalaman, hindi mo na siya kinausap. Might be an earth signs. Hindi mo siya kinausap. You gave this person a silent treatment. Dahil nga na, parang naipit ka sa sitwasyon. Parang biglang lumabo yung pag-asa na magkakaroon kayo ng future together nung nalaman mo yung totoo. So, okay. So, let's see. Ano yung nararamdaman niya para sa iyo ngayon? Might be dealing with the Cancer sign. Sun, Moon, Rising, Venus. Ano yung nararamdaman niya para sa iyo? Ano yung nararamdaman niya para sa iyo? Ito na talaga 'yon. Ito pala. So, parang andun siya sa point na aalis na talaga siya. Yun yung feeling niya na I need to walk away emotionally from this. Kasi hindi na ata kayo talaga na nagiging masaya. Parang nung nalaman mo yung katotohanan na may ganito pala siya. Okay, may somebody else pala siya. Na parang feeling mo naging option ka lang sa sitwasyon na to. Nawalan ka talaga ng gana dito. Parang hindi na naging masaya. Even kahit pa magpatuloy pa siya sa'yo. Kahit pa sabihin natin na magkukontinue pa siya or magpa-promise pa siya or anything, parang hindi na sure yung relationship ninyo. Kaya kahit kaano pa i-explain niya to sa'yo, parang dahan-dahan na kayong nauwasak nito. Parang kasi dahil sa naramdaman mo talaga and alam niya din na naramdaman mo yun, na siguro pala matagal kang naghihintay dito. Parang matagal kang naghihintay sa progress ng relationship ninyo is like, kaya dahil may ganito pala siya. Sabi na natin, may asawa siya, may commitment siya, may other person siya. So, kahit sabihin natin na mahal ka niya and gusto niya talaga makipagbalikan sa'yo, parang feeling mo kasi dito, hindi na. Kasi parang hindi na tayo magiging masaya pa. So, honestly, nagsisi siya talaga sa mga nangyari na siguro dahil sa hindi niya sinabi sa'yo yung totoo nung una, or nagsisi ba siya na sinabi niya sa'yo yung totoo na ganito siya. Kasi nagbago ka dito eh. Nagbago ka nung time na nalaman mo yung totoo. So parang nagsisi siya, nalungkot siya na nagbago ka, kahit anong gawin niya, kahit anong please niya sa'yo, hindi ka na natatablan. Parang gusto mo na lang talaga mag-move on. Kasi parang nawalan ka dito ng pag-asa. Kaya ito yung sinasabi niya na it's time for me to heal now kasi wala na siyang choice, wala na siyang magagawa. Ikaw na yung may gustong umalis. Ikaw na yung nagdesisyon na ayaw mo na. Kasi you just really wanted to heal your heart here. You wanted to heal your broken heart. You wanted to have a freedom. And parang you felt like this relationship could be ended in a toxic situation if ever. So parang ito na siya. I just really want to heal now kasi parang wala na akong magagawa. Pero ito nga sasabihin niya, I want to tell you how I feel kasi mahal ka naman talaga niya. Parang gusto niya sana i-explain sa'yo lahat. Parang ayaw mo nang makinig sa kanya. Parang para sa'yo,
ano man yung sasabihin mo, parang nothing na lang yun kasi parang iisipin ko pa din na option lang pala ako. So, parang ganun. So, let's see. Ano ba talaga yung intention ng person mo sa'yo? Ano ba talaga yung intention ng person mo sa'yo? For a while, I felt something wrong tonight. Madaling araw kasi, so parang feeling ko may bad energy akong nararamdaman. Something na basta ganito yung kaba ko, feeling ko merong may naamoy din akong kakaiba na parang not normal smell. So, kailangan ko maglagay ng ganito. So, hayaan lang natin siya dito. Okay, dito na lang. Okay. So, anyway. So, ano ba yung intention niya para sa'yo? What his intention towards you? Ano yung intention niya towards you? See, nawala yung amoy. Anyway, honestly, nagsisi talaga siya sa mga nangyari. Parang, honestly, he wanted to take the leap of faith towards a new beginning with you. He wanted talaga na, alam mo yung makapag, gusto niya sana talaga na tatagal pa kayo, mag-start pa kayo ng new beginning, or mabalik kayo sa dati. Yun yung intention niya ngayon. Gusto niya talaga na mabalik kayo sa dati, pagmamahalan ninyo, yung ano ninyo, yung parang yung spark ninyo. Sobrang nalungkot siya sa decision mo, sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Andun siya sa point na he really wanted to proceed talaga towards you, to offer you second chance, new beginning. Pero andun siya sa point na I have no choice. Kung ito yung gusto mo, parang kailangan ko na din bumitaw. Kung ito lang, ito na yung gusto mo talaga ngayon. Kasi parang hindi ka din naman niya masisi. Kasi kasalanan niya din naman. So parang bumigat talaga sa kanya yung sitwasyon na dahil gusto niya talaga makipagbalikan sa'yo. Gusto niya talaga na new beginning with you. So pwede din to sa point na if you are like married, nalaman mong may girlfriend siya, may iba siya, or if you are in a relationship, nalaman mong may wife siya. Okay, so vice versa. Takes what resonate. Kung saan kayo naka-resonate dito. So, anyway, ito yung nararamdaman niya. Lungkot, pagsisisi, and parang gusto niya nga mag-take the leap of faith towards a new beginning. Bahala na kung anong mangyari, magkaguluman, mag-awo. Gusto niya talaga, pero parang ikaw na kasi yung may ayaw. So, ito sana yung intention niya para sa'yo. So, any plans from this person ngayon sa nangyayari sa inyo ngayon? So, ano yung plano niya? Ano yung plano niya para sa inyo? Ano yung plano niya?
hindi siya sure sa mga plan niya. Parang juggled siya actually, unsureness. Sa ngayon, gusto na lang niya muna talaga ang tumahimik. Gusto niya lang talaga muna na magmuni-muni, wanted to be alone, wanted na magpag-isa at mag-isip to find the enlightenment of his life, to find the clarity sa mga nararamdaman niya. Nasaktan din siya na lumalayo ka sa kanya, nasaktan siya sa mga nangyayari, and parang ando siya sa point na alam niya naman eh, alam niya din naman na papunta na talaga kayo sa wala, separation. So kung eto lang man, alam niya na mapunta na kayo sa separation and coldness, emptiness of your relationship. So alam niya din na naging unfair siya sa'yo, but he always remember, he can't stop thinking about you, he always remember you, how much you love him or her. Okay, gaano mo pinaramdam sa kanya yung pagmamahal mo, gaano mo siya winelcome sa buhay mo, gaano mo parang paano siya nahulog sa'yo, hindi kanya talaga makalimutan. But he felt or she felt here like parang cold na yung sitwasyon. So parang andun siya sa point na his plan sana kahit maging friends kayo, kahit magkaayos kayo, yun talaga yung gusto niya mangyari. Pero if hindi man yun matutuloy, parang gusto niya na lang mag-heal from this. Nasaktan talaga siya nung hindi na kayo nag-uusap or hindi mo na siya kinakausap. Parang plano na lang niya na piliin yung other side para ayusin na lang yun, parang ganun. Parang nag-gather pa siya ng ideas on how to be happy, how to heal, kasi ayaw mo na eh, so kailangan niya mag-heal dito. So yun yung plans niya dito. Matatanggap niya, ma-accept niya naman yung separation if ever, pero masakit sa kanya yun. Masakit talaga, parang matatanggap niya yung separation, pero gusto niya muna talaga na mapag-isa, mag-isip, gusto niya lang mapag-isa, parang ganun. Okay, so what he's hiding from you? May tinatago pa ba siya sa'yo? Meron ka bang hindi alam sa kanya? So, what he's hiding from you? Iyon na nga yun. Tinago niya yung katotohanan sa'yo. Kasi gusto niya talaga na mag-move forward towards with you. Sobra siyang na-attract sa'yo. Sobrang nagustuhan ka niya. Gusto niya talaga na mag-move forward towards with you. May tinago niya sa'yo dito na may responsibility siya. Could be a father. This could be a father. Kung hindi naman, ako, wala akong nakita dito na, wala akong nakita dito marriage. Wala akong nakita. Walang marriage card dito. Pero may nakita ako dito na nalaman mo na meron siyang iba. Could be nalaman mo na nagkaanak siya sa iba kasi may father figure dito. Could be nalaman mo na may kalibin ba siya? Something like that. Could be nalaman mo na may nabuntis siya. Could be like that. Though hindi ko naman nakita dito yung pregnancy card. Though could be like that as well. Kasi nandito yung star card. So pwedeng ganun siya. Yung ano dito, parang walang involved marriage dito. It's just that may nalaman ka na sobrang nasaktan ka, and it parang para sa you could be an earth signs or a Leo sign. So parang sobra kang nasaktan na hindi mo kayang tanggapin na ganun yung ginawa niya sa iyo, at nagsinungaling pa siya or late mo nang nalaman to. So and this is, ito yung tinago niya sa'yo. Yun na nga, yung tinago niya sa'yo. Hindi niya to sinabi sa'yo dahil gusto niya nga talaga na mag-offer sa'yo ng victory. Might be may plano siya na pakasalan ka. Baka may plano talaga siya mag-ano sa'yo. To move forward towards with you. Towards victory. Goals together. Marriage.
and he really wanted that. This is a wish. You are a wish fulfillment for this person, kaya hindi niya nang sinabi sa'yo yun. Yun yung pagkakamali niya, dahil hindi niya sinabi sa'yo. I don't know if nangyari to nung kayo na, or nangyari to nang before pa kayo. So, you can comment down below. May willing talaga siya na kaya niya hindi sinabi to o tinago niya siya. I don't know if you have asked this person already, or could be sabihin natin na binaliwala niya na to, parang hindi mo to napansin kasi hindi mo nakita sa reaction niya until sa nalaman mo yung totoo. Siguro until sa point na sobrang seryoso na siya sa'yo, sobrang seryoso na ng relationship ninyo, tapos nalaman, sinabi niya na sa'yo kasi going na siya, ongoing na siya to offer you, to propose you, might be towards marriage, ganyan. So parang kailangan ko na to sabihin sa kanya, and then nung nalaman mo is sobrang nasaktan ka, parang hindi mo natanggap yung ginawa niya, or something, or it's just that sabihin natin na yeah, ganun yung nakita kong energy dito eh. Sinabi niya to sa'yo dahil parang gusto niya na sana talaga na mag-take the leap of faith towards with you, na parang bahala na kung anong mangyari, sasabihin ko to sa kanya. Pero parang yun yung dahilan na bakit nagsisi siya na sinabi niya pa sa'yo, dahil sa reaction mo na parang hindi mo matanggap na ganun yung nangyari. So ano ba yung nangyari, diba sabi ko kanina na baka nagkaanak siya sa iba, baka na, may nabuntis siya, or sabi nandi kasi ano to eh, father figure to, so it could be like that. Might be during your relationship or before your relationship, yun yung nangyari. So masakit to para sa'yo, sobrang sakit. Alam niyang nasaktan ka, kaya nga nakaramdam ka kasi dito ng betrayals, sobrang betrayal, so kaya umiwas ka dito. Anyway, I can see signs here. Aries sign, you might be dealing with an Aries sign. Or Scorpio, Virgo, Libra, Gemini, Aquarius. Pisces, you might be, you or your person might be. Okay, yun. Earth signs, Leo, Cancer. You or your person might be. Check your placement, guys, okay? Kung wala dito yung zodiac sign nyo and naka-resonate kayo, please do check your placement signs. So, ano yung kailangan mong malaman? Ano yung kailangan mong malaman? Okay. So, I can see here na, however, honestly, nung time na nagmatigas ka sa kanya, na umalis ka, di ba sinuyo ka pa niya dito sa reading na to? Pero ikaw talaga yung may ayaw. Gusto mo na talaga mag-move on. Hindi ka nagparamdam sa kanya. You gave this person a silent treatment because nasaktan ka. Until sa point that this person parang dahan-dahan niya nang natatanggap na wala na to, papunta na talaga to sa separation, kaya tinanggap niya na separate na kayo, and it's time for me to heal now. Pero gusto ko sanang sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal. Gusto ko na sana sabihin sa'yo ang yung totoong nararamdaman ko para sa'yo, pero seems like hindi siya nagkaroon ng chance na sabihin to dahil umiwas ka na sa kanya. Hindi ka na nagparamdam sa kanya. Siguro to the point na he tried to contact you, might you might block him on social media, or you might na parang hindi mo siya in-entertain if personally nagkikita kayo or something like that. Parang gusto mo lang talaga muna ng space dahil sa mga nalaman mo na hindi mo matanggap. But the thing here is,
sabi niya dito, I can't stop thinking about you because of that he really love you. Parang nagsisi talaga siya sa ginawa niya. Pero nung time na tinanggap niya na, nung time na hindi na kayo nag-usap, maybe, of course, hindi to basta week lang, nangyari to, siguro months, ganyan, tinanggap niya na nawala na kayo. So, ang nangyari pala dito, naghintay ka din sa kanya. So, naghintay ka na, na mag-move forward siya towards with you, or sabihin natin na naghintay ka na balikan ka niya, however, hindi siya titigil sa'yo. Parang ganun. Hinintay mo siya na huwag siyang titigil. Ipapagustuhin mo na patunayan niya na mahal ka talaga niya. At kaya niyang i-prove sa'yo yung pagkakamali niya na hindi niya na ulitin or palaging... Maybe you are somebody na who really want na you come here. Hindi ako yung makipag-usap sa'yo. Ikaw yung makipag-usap sa akin dahil ikaw yung may kasalanan sa akin. At hindi ako yung magpapakumbaba na kausapin ka. Or sabihan na, may plano ka pa bang kausapin ako? May plano ka pa bang ayusin to? Ikaw yung tao na much better sa'yo na tumahimik to give this person silent treatment and observe this person kung kaya ka ba niyang ipaglaban. Naghintay ka. Napagod ka dito sa kakahintay eh. Ito yung kailangan mong malaman. Baka nasa point pa kayo ng ganito, so ito yung kailangan mong malaman. So this will be in the future. Might be ito yung guidance sa inyo na baka mapapagod ka sa kakahintay. Dahil sa natanggap niya na dito eh, na wala na kayo. Kaya nga nag-umpisa na siya na hindi na siya mag-react pag merong magme-mention sa'yo. Nag-umpisa na siya mag-heal dahil sa parang nahiya na siguro siya sa'yo or yeah, one of that, parang na-guilty siya or something like that na hindi na siya lumapit sa'yo dahil baka ano lang masabi mo, masakit para sa kanya yun. So hanggang sa baka maging cold na yung relationship ninyo or maging cold na yung situation, but you know, you really love this person so much. You really love this person. Naipit ka din sa sitwasyon. Siguro matagal na kayo nito, madami na kayong pinagdaanan. So, naipit ka sa sitwasyon, sa mga hindi niya, sa mga tinago niya sa'yo na na-rebuild sa'yo. So, parang adun ka sa point during those time na nagkaroon ka ng soul searching, during those time na hindi kayo nag-uusap, naisip mo din na anong gagawin mo. Pagpatuloy ko ba tong healing na to? Pagpatuloy ko ba tong pag-move on na to? Or lalapit ba ako sa kanya, magkipag-usap ba ako sa kanya, intindihin ko ba yung sinabi niya, papatawarin ko ba siya, or hintayin ko na lang siya na mismo yung mangungulit sa akin ng paulit-ulit para tanggapin ko siya. So, naghintay ka, naipit ka din sa sitwasyon, anong gagawin mo. So, syempre, during this time, hindi naman to agad-agad na hindi to agad-agad na sabihin natin na bigla kang nawala nung nalaman mo. Nag-away pa talaga kayo nito. Siguro may mga bagay pang masasakit na bagay na masasakit na salita na nabitawan dito. Kaya nahiya na siya sa'yo na lumapit. So, and ikaw, parang adun ka sa point na may pangarap kayo yung dalawa eh. Naisip mo din yun. Kaya minsan parang gusto mong maglakas na loob na kausapin siya para mag-usap kayo, or this will be in the future or hindi na lang. So this is what you need to know. Kung hindi ka makipag-usap sa kanya, ito yung mangyayari. Mapapagod ka sa kakahintay hanggang sa lalamig na lang yung sitwasyon ng relasyon ninyong dalawa, hanggang sa aabot na kayo sa separation, mawawasak na kayo ng tuluyan kung hindi ka gagawa ng paraan dito. So, or kung hindi ka lalapit sa kanya, or magmamatigas ka, nahihintayin mo na siya yung mangungulit sa'yo ng mangungulit. Ito yung kailangan mong malaman. So, let's see. Ano yung action na kailangan mong i-take dito? Or kailangan nyong i-take dito.
See? I said so. Meron pa talagang malaking hope sa inyong dalawa na pwedeng kayo pa yung magkatuluyan. Dahil pareho nyo mahal yung isa't isa. Kailangan lang ng communication. Ito yung action na kailangan nyong i-take. Communication. Para magkabalikan kayo. To have changes. Parang you need to have changes of in your relationship. And you need to, might be one of you, of course, your person, who is the man here, kailangan na mag-offer ng new beginning and to promise na not to do it again. No more, sabi natin, secrets. No more hiding things anymore. So, parang kailangan nyo ng masinsina na pag-uusap para magkaintindihan kayo. So, ito yung action na kailangan i-take dito. So, sometimes, kailangan na talaga ng pag-desisyonan itong relationship ninyo kasi pareho naman kayong nararamdaman eh. Pareho kayong nararamdaman sa isa't isa. Mabigat lang yung sitwasyon dahil sa parang hindi mo lang tanggap yung mga nangyari. Parang bigla kang na-stress, nagkaroon ng anxiety sa kakaisip. Paano niya nagawa sa akin yun? Bakit ginawa niya sa akin yun? Baka sila pa hanggang ngayon. Baka matagal niya na ako niloloko. Baka hindi lang yun tinatago niya sa akin. Something like that. So, feeling ko, yung action na kailangan i-take dito para magkaayos kayo is to communicate. So, parang sa akin, it doesn't matter naman siguro kung ikaw yung babae dito na makipag-usap ka sa taong ito just to clear everything. I think sa generation ngayon, hindi mo na kailangan na maghintay na kasi I think this person already tried to talk to you. He tried to talk to you and he tried to beg na wag kang umalis. Pero ikaw talaga yung umayaw na talaga. Hanggang hindi mo na siya kinausap talaga. Might be ng ilang weeks or ilang months. Hanggang sa ito nga yung pwede mangyari sa inyo kung hindi na talaga kayo mag-uusap pa. So, may kasabihan nga, di ba, na yung parang may quote something na ang isang relationship, hindi siya nasisira sa ano ba yung sa issue na meron kayo pero nasisira siya sa silence. So, nasisira siya kung hindi na kayo mag-uusap ng tuluyan. Doon na kayo masisira hanggang sa mag-fade away na yung relationship ninyo. So, you need to talk. You need to talk. Since ikaw yung spiritual awakened here. So, ikaw yung nakakaalam. Ikaw yung may idea. So, might be your person did try already and nahiya na siya sa'yo ng ganun, parang feeling niya wala ng pag-asa kaya maghihilom na lang ako. So, maybe this is your chance na try to talk, you know? Give it a chance to talk this time since na-try niya na din naman yun. So, ikaw naman. Pero in a way na hindi sa, okay, patawarin na kita, magkabalikan na tayo. No, not in a way na ganyan. Parang ipaalam mo lang sa kanya na willing ka na ayusin to. Pero you wanted na i-prove niya or sabihin niya sa iyo lahat ng katotohanan this time. And i-prove niya na lahat ng yun is hindi niya naulitin pa. I-prove niya ng paulit-ulit kung gusto mo para lang masatisfy ka na wala na siyang gagawin. Kasi may mga babae ganun eh. Kung pwedeng paulit-ulit ng paulit-ulit i-remind sa'yo na wala na to, nandiyan na yung time ko sa'yo lahat, or paulit-ulit, or anything. May mga babaeng ganyan, bago maniwala. So, kung pwedeng yun yung ipagawa mo sa kanya din, kung gagawin niya yun sa'yo, ibig sabihin, totoo talaga siya sa'yo. Kasi honestly, mahal ka talaga niya eh. Mahal ka talaga niya. Dito pa lang sa gusto niya sabihin sa'yo, nalungkot talaga siya na nagsisi siya na inamin niya yun sa'yo. So, baka merong pang chance if ikaw yung mag-step forward. Step one. To tell this person na, hey, ano man, wala kang balak na kausapin ako, wala kang balak na ayusin to. Parang ganyan. Sometimes, kailangan din natin ng work as a team. Diba? Na para maayos yung situation ninyo. Pero, nakadepende pa din yun sa'yo. If ayaw mo na talaga, gusto mo na talaga mag-move on. Kasi nakita ko, mahal mo talaga to eh. Sa sitwasyon na to, okay? Mahal mo talaga siya. So, sa mga magko-comment na,
sa mga mag-comment na ay hindi na wala ng chance, hindi na ako babalik. So might be might be some of this da kayo naka-resonate, pero in the future nakita ko kasi na you love this person. So and your person love you as well. So there is still a chance dito sa pagbabalikan ninyo. May chance pa. So kailangan lang pag-isipan ng mabuti kung it's really time for you to step forward to talk to this, or when it's the right time for you, when you are ready, or malay mo siya ganun din, malay mo connected yung feelings ninyo, malay mo when the time na ready ka nang kausapin siya, ready na din siya na kausapin ka balik, baka may chance pa, 'di ba? So yun, that is my reading for you, and thank you and God bless.